Good morning, good afternoon, and good evening. Sa man sulok ng mundo, ito po ang inyong kalangga at kalalabs na si Alvin J. Martinez Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga uploaded video. So before guys, is na-share ko sa inyo ang mga home remedies na ginawa ko at sinearch ko para na-share ko po sa inyo about sa mga health na pwede natin gawin sa bahay. So, ngayon po, i-share ko naman sa inyo, sa aking content ngayon po is about sa mga benefits na pwedeng maidulot ng prutas sa ating katawan. So, ang title ng aking content is Why We Should Eat Fruits Every Day. So, just sit back and relax at panoorin nyo po kung paano ko po i-explain sa inyo ang aking content para sa ating magandang pangangatawan, kalusugan, at higit sa lahat ang benepisyo ng mga prutas na naidudulot sa ating katawan. So relax guys! So guys, first on our list is the strawberry. Strawberry is a fight for aging. So based on my research, base po sa aking na-research na maganda din po pala na pag kumain tayo ng strawberry everyday is nakaka-fightful siya ng aging. So, ibig sabihin, yung body vessels natin, yung katawan natin, or yung mga ugat natin, is talagang nai-improve niya at hindi tayo agad-agad tumatanda, hindi tayo basta-basta mangungulubot. Kasi alam naman natin na talagang maraming benepisyo ang mga prutas sa ating katawan. So, pag kumain po kayo ng strawberry, katawan natin na malinis at saka yung mga balat natin na healthy, hindi po tayo nagkakaroon ng dry, at least hindi halata sa atin na kahit may edad na po tayo or may edad na po yung mga magulang natin, even as, kasi hindi naman tayo patanda, ay hindi naman tayo pabata, lagi naman tayo patanda naman po tayo. So maganda pong ang strawberry na kainin everyday at nakakatulong po siya para labanan ang fight for aging. So guys, ito naman po yung pangalawa. Second one on my list is the banana or saging na sinasabi nila sa Pilipinas. So, ang banana is alam naman natin at alam naman po ng nakakarami sa atin na ang banana ay maganda sa katawan. Hindi lang po siya pang merienda, pang bake sa pag naggawa tayo ng cake, pero ang banana po ay pag kumain po kayo ng banana, ang benefits po nito sa ating katawan is boost your body energy. So yun po, lagi nating iisipin na kailangan talaga natin sa pang-araw-araw na buhay natin na kailangan natin maging malakas, maging alerto, at higit sa lahat kailangan natin yung energy talaga natin is hindi tayo napapagod. Although kahit papaano na pag nagtatrabaho naman talaga tayo, once na nasosobrahan natin is napapagod po tayo, pero pag kumain po kayo ng banana, yun po yung nakakatulong sa stamina ng katawan nyo na medyo nagbibigay ng, hindi lang medyo, talaga nagbibigay siya ng lakas. It gives new energy and boosts your body. So that's why you should eat banana. My number 3 in the list is the grapes. So, alam naman natin na ang grapes ay talagang minsan kinakain lang natin siya occasionally or nilalagay sa salad or pag nagbe-bake din tayo ng cake is ginagamit din natin siya. So, ang magandang benepisyo po ng grape is relax your body vessels. So, ibig sabihin, based on my research also, na pag kumain po kayo ng grapes every day, nare-relax po yung mga kalabnan nyo, yung katawan nyo, at saka yung stamina ng body nyo. So, ibig sabihin, pag nare-relax po yung katawan nyo, nare-relax din po yung pag-iisip natin. So, nakakapag-decide po tayo ng maganda, nakakakilos po tayo ng maayos, hindi po tayo nagiging bugnutin, hindi rin po tayo tinatamad kasi nare-relax niya po yung mga stress sa katawan natin. So, ayun lamang po para sa ating pangatlo sa aking listahan ay ang grapes. So guys, huwag niyo pong kalimutan kumain ng mga prutas, especially ang grapes po. Thank you po. My number 4 in my list is pineapple. So alam naman natin na
ang pineapple is not only for, para sa ating mga inumin, for drinks. So, ang pineapple din po is maganda siyang kainin before after a meal. So, ang magandang naidudulot po ng pineapple o pinya ay relieve arthritis pain. So, ibig sabihin, sa ating mga millennials or for the new generation, minsan talaga when pag dumating tayo sa edad na, sabihin na natin na 30 pataas. So, nakakaranas din tayo ng mga pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng mga talampakan. So, pag kumain kayo ng pinya, guys, hindi lang po para sa mga, alam ko po, hindi naman po para sa mga may edad lamang po, pero para din po sa mga kabataan, ang health benefits po ng pinya, ng prutas na pinya ay relieve arthritis pain. So, ayun po, na-share ko na po sa inyo kung ano po yung benepisyo ng pinya. 5, ang blueberry. Ang blueberry, guys, ito po ang blueberry. Ang blueberry ice is strengthen your heart. So, ibig sabihin, nagpapatibay siya ng puso. So, ibig sabihin, pag kumakain po kayo ng blueberry every day, so, parang kasi sa akin is, hindi ko pa siya na-try. Pero dahil nga na-research ko siya, so, ita-try ko po siya. Para at least kahit po, sabi, relief, strength your body, your heart. So, ibig sabihin, ang blueberry pala, guys, pag nakumain kayo everyday, is pinapatibay niya yung puso nyo. Ibig sabihin, yung tibok ng puso nyo is hindi kayo siguro basta-basta hihingalin or nare-relax niya siguro or nami-maintain niya yung heartbeat nyo. Cherries. Yung cherries naman, guys, alam naman natin na yung frutas na yun is talagang nilalagay din sa salad, ginagawa din pagdating sa cake. So, ang magandang naidudulit din po ng frutas na ito, ang cherries, ito po yung cherries, is calm your nerves. So, ibig sabihin, pinapakalma niya yung mga nervous system mo, yung mga ugat ng katawan mo, kagaya din ng mga body vessels na sinasabi nila about sa grapes. Pero ang cherries kasi is parang nire-relax niya yung mga ugat ng katawan mo. So ibig sabihin yung sinasabi ko na pag kumain kayo ng cherries is calm your nerves. So ibig sabihin nare-relax din yung body mo at saka yung mga ugat sa katawan mo at nare-relax din pag kumain po kayo ng cherries. So pang number 7 sa aking listahan ay ang watermelon. So ang watermelon, guys, is talagang maganda din siya sa katawan. Kasi alam naman natin ang watermelon is full of water. Kaya nga tinawag na watermelon kasi yung prutas na yon is full of water. So, ang magandang na ibibigay naman ng watermelon sa ating katawan is promote weight loss. So, 'di ba, nagulat ako na ang watermelon din pala is nakakababa din siya ng timbang. So, ibig sabihin, para sa akin, kung kakain po ako ng prutas na watermelon, so bababa siguro yung timbang ko at least magiging healthy ako. So yun, guys, ang may share ko sa inyo na ang watermelon, ito po ang watermelon, ay nakaka-weight loss po siya. Ang aking pang number 8, guys, ay ang orange. So alam naman natin na ang orange ay ginagawa ding juice. At kadalasan din po talaga natin na kinakain din po yan, nilalagay din po natin yan sa pagkainan natin na talagang collection din na po natin yan sa ating buhay. So, ang naidudulot po ng orange sa ating katawan is protect your skin and vision. So, ibig sabihin, napoprotektahan niya, nagkakaroon po siya ng vitamin C. So, ibig sabihin, yung mga skin po natin is nai-enlightened siya, hindi siya basta-basta nagda-dry. So, nakikita po natin yung resulta once napakumain po tayo ng orange. So, makikita po natin yung magandang naidudulot nito. At ang naidudulot, isa pa sa pinakamagandang naidudulot ng orange, guys, is ang vision. So, ibig sabihin, yung vision ng ating mga mata or the vision of our eyes
Also, can good vision po ng mata nyo is talagang lilinaw pa pag kumain po kayo ng orange. Number 9, last but not the least, is ang ating favorite na apple. So, ang apple po help resist infection. O, di ba? Hindi lang po ang apple also ay nakakatulong sa ating katawan na pag kumain po tayo ng apple, eh, hindi lang po nakakadagdag ng enerhiya. Also, apple can help resist your infection. So, ibig sabihin, pag kumain po pala talaga tayo ng apple, is medyo mababawasan po yung mga infection sa ating katawan. So, yun din yung magandang naidudulot ng pagkain natin ng apple, na magandang naibibigay at magandang health benefits po. Kaya, ngayon po, bago ko po tapusin ang aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa aking YouTube account. Kaya ngayon po, ang ating title ng aking content ay Why We Should Eat and Eat Fruits Every Day. So, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you so much, guys!